So, magandang araw po sa lahat, no? Sa lahat ng mga kaagar at sa lahat ng mga nag-subscribe po sa akin channel. Marami pong salamat sa inyo, no? So, nandito na naman tayo sa aking nursery, no? Sa akong nursery. Kasi ipapakita ko po sa inyo yung mga seedling ko po ng ano, apat na uri po dito, no, na seedling ng Aquilaria. So ipapakita ko sa inyo yung mga seedling ko. Ito, matataas na po. Yan. Isa, dalawa, so tatlo. Yung iba, malalaki na talaga. Yan. Yan, mga seedling ko yan. Yung iba medyo mababa pa. Ginagamitan ko siya na ano, ginagamitan ko sila ng foliar para mas madali silang tumubo at saka maganda yung dahon. Ito po yung ginagamit ko, mga kaagar, no, foliar. So, napakaganda nito. Tsaka ang ganda ng tubo ng seedling, no. Ito, tingnan niyo. Napakaganda ng dahon. Ayan. Sobrang ganda. Malasinsis yan, no? Ito, malasinsis. May nagtanong sa akin kasi, ano daw yung kaibahan ng iba't ibang uri ng ano, lapnisan. So dito sa akin, may apat ako. Malasinsis, kilar, malasinsis, Pilaria comminjana at saka Gerinops, no? So medyo yung iba, hindi pa nila alam yung uri ng mga lapnisan. So, may lapnisan ako dito na ano, yung medyo malaki yung dahon at saka kakaiba yung ano niya. Ito. Ayan. Medyo malapad yung dahon. At saka sa ilalim nito, maraming dapaw, yung mga buhok-buhok na maliliit. Ayan. Ayan. Marami siyang balahibo. Marami siyang balahibo. Ayan. Mapapansin yung mga kaagad, marami siyang balahibo, no, sa dulo. Ito namang isa, ito si Comminjana, plain lang siya, no? Wala siyang balahibo. Ito ay Pilaria at saka Comminjana. Ito naman si Malasinsis. Ayan, napagandang tubo niya, diba? So iba, yun, iba rin yun ng uri ng dahon niya. Ito naman si Herta. Ayan. So, ito yung galing sa Bicol ng Malasinsis po ito, no? Galing po ito ng Bicol, guys. Napakalayo ng pinanggalingan ito, no? Galing sa bulkan ng Bulusan. Sobrang layo. Ayan. So, marami po akong seedling dito. Ayan. So, iba't ibang lugar yung pinanggalingan ng seedling ko, no? Hindi lang iisa. So yung seedling ko na medyo napakalayo na pinagkukunan is yung sa Bicol, no? Pero marami naman dito sa amin na seedling, pero gusto ko lang talaga, no, may seedling sa iba't ibang lugar, no? So ito, ipapakita ko sa inyo ang mga seedling yan. Mga seedling yan dito rin, no? Yan, seedling. Maganda yung tubo. Saka dito sa likod, guys. Yan. Seedling yan. Dan sa likod, mga buto yan na pinapatubo. So, ito yun rin yung seedling. Wildlings po ito, no? Galing ito sa Surigao part, no? Yung pula yung lupa. Yan, mapula yung lupa. So, ito yun. Yan. Medyo nawawala yung dahon kasi yung kinakargahan nito is yung char, Skylab, yung motor na may pakpak. Tapos malakas magpatakbo, yung mga dahon na laglag. Ayan. Kawawa naman si ano, si Comminjana. Ito po yung mga Comminjana, no? Matataas na ito, no?
hindi ba lagpastuho dun sa kamay baywang. Pero nawawala yung dahon kasi pag travel, kasi yung ano yung motor talaga malakas yung takbo, kaya yung mga dahon ang alaglag. Yung ginagawa ko, pinutol ko na lang yung nasa gitna. Excuse me po, no? Hindi po ito COVID. So pinutol ko po sa gitna, so ang kinalabasan niya is maganda rin naman yung ano. Yan. Hindi po ito ano, ha, hindi po ito sanga o afro na mga sinasabi niyong cuttings. Ito po ay seedling talaga, pero pinuputol ko lang yung sa gitna kasi yung iba na babali dahil sa pag dahil sa sobrang layo ng travel, saka sa hirap ng daan na nasasangit sila sa mga damo-damo, kaya yung iba nababali. Pero ito ay hindi ano sanga, no? Ito ay seedling talaga, pinutulan ko lang. Nagre-recover pa po ito mga taga. So yung seedling ko po ay aabot ng 10,000 to 15,000 nandito lang sa ano ko, isang nursery. Saka may isang nursery rin ako doon sa bahay. Marami din seedling doon. So sa mga gustong magtanim ng agar, mga kaagar, pwede ako sa inyo mag-supply, no? May permit po tayo, no? Free delivery po ako, free. So depende po sa lugar na pinaghahatiran, at saka may pwede rin ako magbigay ng kunting kaalaman about sa agarwood. So may inoculation na din ako, may vaccine na din ako na galing Indonesia. Pure po talaga yun, hindi po yun gawa-gawa dati dito sa Pilipinas. Yun po ay gawa sa Indonesia ng mga eksperto. Yun po ay subok na sa mga lahat ng mga plantation doon, no, nasubukan na, na yun ay tunay talaga, hindi yan gawa-gawa dito. Kasi yung vaccine na hindi yan basta-basta ginagawa lang na parang ano, parang suka o parang tuba na gumagawa ka dyan. Kasi may hinahanap yan na ano, may hinahanap yan na uri. Kasi totoo naman talagang mag-itim yan yung puno kapag sinasaktan mo or binubutasan mo at nilagyan mo ng chemicals na ginagawa. Kasi na-i-infect yun. Pero ang tanong dyan, kung may ano ba yan, oil at saka yung hinahanap natin na amoy. So yan po, ito ay isang yung mga seedling yan, yan. Crush na po yan, crush na yan, no? May nabili ako na kunting ano, kalahating kilo doon sa Indonesia rin. Tagal na, isang taon, no? Pero yung nabubuhay, kulogi ako, no, logi. Nabubuhay is limang piraso lang, pero okay na yon. Kasi ano, may gagawin ko yung mother tray, yung mga seedling natin, no? Yan. Ito. Sa likod dyan, yan sa damuhan niya, may kapal. Yan. Mga seedling din yan. So, sa lahat ng mga may katanungan, sa gustong magtanim, pwede ninyo ako tawagan. So, nandito lang ako sa Trento, Agusan del Sur. Madali po kong mahanap dito sa amin. So, God bless po sa lahat ng mga kaagaran.